Alright, hello guys, here we go again. Nandito na po tayo sa ating fourth day ng ating monthly month challenge, sa ating Inktober month challenge. Alright, so ang theme po natin ngayong araw na to ay Dads. Dads, so sa Tagalog, tama ba yung Tagalog natin ay sangga or panangga or nasangga, ganun ba? Okay, correct me if I'm wrong. Okay, so same pa rin yung gagamitin nating drawing paper, which is a watercolor journal. So as we can see here, nagsimula na tayong mag-sketch gamit ang ating mechanical pencil na may HB lead. Okay, so character ulit yung gagawin natin. So, paano natin i-illustrate o ipoportray yung ating team na Dutch? So, na ginuhit natin dito ay isang lalaki. Yan, lalaki. And then, ano kaya itong bilog na to? Check natin. Alright, parang ulo din. Tama ba? Alright, so ulo nga yung nilagay natin. Isang lalaki na may maliit. So, pag ganitong maliit, ibig sabihin na ay maybe isang bata. Yan, isang bata. Alright. So, maring nasa ang scene rin natin dito ay nasa isa silang lugar o park maybe. So, kalong ng isang lalaki o maring sabihin natin isang tatay ng batang ito. Kalong niya yung kanyang anak. So, parang nasa isang parke or relaxed na area, common ground, para mag-relax ang mag-ama. Okay, so silang dalawa lang ilagay natin. Hindi natin ilagay yung ang nanay or a mother maybe. But because we have a purpose here, inilagay natin ay isang ama at isang anak. So, ang concept natin dito is isang single father, which reflect sa sarili ko, no? I'm a single father with kids, and then I've been pinalakal ko silang mag-isa. So bilang isang single parent, dinidedicate ko ito para sa lahat ng mga single parents or single mother or single father. Hindi biro ang mag-alaga ng mga anak nang walang katuwang sa buhay. Anyway, so sa aking naman karanasan ay tinulungan naman ako ng mga kapatid ko, but solo ko pa rin pinalagaan yung mga anak ko. It has been an honor for me, and then nakapag-survive namin. So, sa pagiging isang single parent or fathers ay napakahirap sapagkat lahat ng pukol or bato na ibinabato sa'yo ay kailangan mong saluhin. Lahat ng hirap na pwede mong pagdaanan ay maaari mong maranasan. So, konektado pa rin ito sa ating last team na pat. So, ang landas na tinuho mo, dahil nga sabihin na natin nagkamali ka sa buhay, ay maaaring marami kang mararanasan ng mga masasamang salita, masasamang paninira sa'yo, or masasamang sabi-sabi ng kilala, ng kapamilya, o kaya ng ibang tao. Pero bilang isang ama, lahat ng yun ay sasanggain mo o idadudge mo silang lahat. As long as makita mong masaya yung mga anak mo, makasurvive sa araw-araw, and then magkaroon ng malulusog na pangangatawan. Napakaswerte na po ng isang ama na mayroong anak na malulusog. Mas mahigit pa sa kayamanan o sa yamang sa perang yaman ang kalusugan ng inyong mga anak. Sa mga magulang na nag-iisa, laban lang. So, dito sa ating illustration ay pinapakita natin ng isang ama na hawak, then dads niya. Ano kaya, paano niya masasabing madadads natin ito? So, dito sa ating illustration ay hawak ng kanyang ama, kanyang anak. So, paano natin dito maipoportray na
sinasangga niya ang lahat ng kanyang karanasan. Okay, so ang ginamit pa rin natin dito na pin ay Pigma Micron na isang water-based ink. And then, illustrate na ang ating bata. So, hindi naman masyadong kailangan realistic yung ating illustration dito. So, sa mga artist o dibuista na gustong gawin, ay pwede nyo itong gawing gayahin na style. Pwede rin kayong gumawa ng style na tawag ng doodle. So, hindi siya masyadong realistic. Maybe a comic style. Pwede. Alright, so dito, tutuloy natin yung ating pag-render o pagguhit ng ating scenery. Okay, so nasa park, meron silang dalang bag. Then, lunchbox. Ito, ginuguhit natin yung lunchbox. Alright. And then, pagkatapos, nalagyan natin ng background. So, hindi pa natin na ilalagay yung ating simbolo sa paggawa ng sangga or panangga. Okay, so, dito, paano atakihin yung ating karakter, yung ating isang ama, at habang pinoprotektahan niya yung kanyang mga anak. Alright. Sadyang napakadali lang gumawa ng illustration kung hindi masyadong malaki yung ating drawing book or sketchbook na gagamitin. Dito, yung ginamit natin ay 6x4 inches lamang at pwedeng-pwede na sa isang mabilisang art challenge, lalong-lalo na dito sa ating pin and ink na style. Okay. Yun, so tapos na yung ating karakter. Ilalagay na natin yung kanyang mga atake o mga arrows. Ito, napakasakit nito. So, dito sa ating illustration, pinapakita natin yung mga tama sa likod ng kanyang ama. Habang pinoprotektahan ng kanyang ama yung kanyang anak. So, lahat ng mga atake sa likod tatama. So, sa pagprotekta ng isang ama sa kanyang anak ay hindi po biro. So kahit naman po sinong magulang ay handang protektahan ang kanilang mga anak kapalit ng kanilang buhay. So and related sa ating last na team na landas ay maraming tatahaking landas ang isang ama at gagabayan niya ang kanyang mga anak upang maitungo ito sa mabuting landas or madala sa tamang landas ang kanilang mga anak. So lahat ng mga magulang ay yun ang gustong mangyari sa kanilang anak. And gagabayan nila yung kanilang mga anak. Depende sa kanilang mga naranasan sa buhay o eksperyensa sa buhay. Sishare nila yun sa kanilang mga anak. So, lahat ng mga paghihirap, as much, hanggat maaari, ay hindi na maranasan ng kanilang mga anak. So, sasanggain nila lahat ng masakit, kahirapan, o kung ano pa mga sakripisyo na kayang gawin ng isang magulang, ng isang ama, ng isang ina sa kanilang mga anak. Alright, so yung ating mga team sa bawat araw ay iba-iba at mapapansin natin na ang ilan sa kanila ay may mga connection or related. So napakasayang gawa ng illustration para may connecta natin yung ating mga artwork. Yung challenge natin ay gagawin natin ng isang buwan hanggang sa matapos ang buwan ng Oktobre. So, sa mga kapwa ko artist, pwede kayong gumawa. Depende sa ating team na gagawin. Or
team, yung mga team o tima na naka-assign o ginawa. Hindi ko alam kung sino gumawa ng mga tima na yon, but napakaganda naman na gawing guide para makagawa ng isang artwork. Ang ganitong art challenge ay maaaring makatulong sa inyo or sa atin para makapagsanay sa araw-araw na pagguhit. So, pwede kang gumawa ng kahit anong style, kahit anong shading o pagdibuho na gusto mo, pwedeng-pwede. Walang limitasyon. Imagination has no limitation. So, nasa sayo na yun kung paano mo siya i-re-representa sa pamamagitan ng inyong mga sketches or mga guhit. And then, lagyan natin ng ink, pen and ink para maging kaaya-aya. Alright. So, dito sa nilagay kong stelo sa kanyang background ay meron siyang mga curved lines din. Then, meron mga horizontal lines. In which sumisimbolo po ito sa mga landas na pwedeng tahakin ng ating mga anak. Okay, so curved lines, maaaring parang buhay ng ating mga anak ay parang roller coaster. So, punong-puno ng mga palikulikong mga linya o landas. So, tayong mga magulang, tayo ang magiging gabay sa kanilang tatahaking landas. Habang sinasangga natin lahat ng kahirapan o masasakit na karanasan para sa ating mga anak. Okay, so natapos na yung ating illustration. Ang tema natin ay Dads. Lagyan natin ang petsa, Oktobre 4, 2023. At syempre, kailangan natin lagdaan upang mapatunayan natin na tayo yung gumawa ng sarili nating artwork. Alright! So, kung ikaw ay mahilig sa mga drawings at iba pang mga illustration gamit ang pinangin, siguro ang channel to ay para sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood and then sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At kung gusto nyo yung ating mga ginagawang mga drawings, ay mag-subscribe na po. Maraming salamat po. See you.